bawat accomplishment ng bypass operation. So nakatanggap kami ng 600,000. Anong mangyayari kapag tumanggi ka? Yun na ang mangyari, Your Honors, i-relieve ka. Tumawag sa akin personally si Chief PNP Bato de la Rosa at saka si Senator Bongo mismo na nag-cleared kay Mayor Navarro. Yes, sila Your Honors. Mismo ang nagsabi huwag galawin kahit na alam nyo po na sa drug list, na sa watch list. Yes, Your Honors. Siya lang magsabi right after maglabas ako na, Joby, always observe, huwag mo akong ipahiya. Always remember in accordance with the law, always, Joby, huwag mo akong pahiya. Yun talaga ang marinig ko sa kanya. Do you honestly believe na hanggang ngayon malaki pa rin ang problema ng drugs natin sa probinsya natin sa Leyte? Sa Leyte ngayon, Your Honors, because Kerwin Espinosa is bumalik na. Yes. Bumalik na naman, Your Honors. Paano very obvious. Next to interpellate is Congresswoman Migs Nograles. You're recognized. Thank you, Mr. Chair. Maying Udto, Colonel. Maying Udto, Ma'am. Your Honors. Sa inyong affidavit, nakasulat dito, Mr. Chair, na sa paragraph 30, I confirm that there was a quota and reward system. So may quota and reward system. Ano po itong quota and quota system at ang reward system, Mr. Chair? Dalawa 'yon, Your Honor, Your Honors, Mr. Chair. Pag quota at saka reward. Sa akin naman, we implemented in accordance with the law, Your Honors. Ang quota, bawat araw dapat ang pulis may matukhang yung knock and play. Puntahan yung mga nasa list para pasurenderin sa police station para sila ma-rehab or voluntarily. Ang reward naman, it's very obvious for my assignment, Your Honor, Mr. Chair, na lahat ng mga operation through bypass operation, search warrant, implementation, may reward system yung mga local official. Your Honor, Mr. Chair, ang USAMIS na nagbigay si Mayor Paruhinog ng 100,000 bawat accomplishment ng bypass operation. So nakatanggap kami ng 600,000. No, mga lalaki 'yon na mga pusir sa USAMIS. So 'yon ang pag-intindi ko. The other quota naman at saka yung reward system, alam ng mga police lahat 'yon, Your Honor, Mr. Chair, na patayin may reward. Kung mamatay yung nasa watch list, may reward system yon ang ibigay. Your Honor, Mr. Chair, maski may kasalanan yon o wala, may ginawa na totoong nabaybast o wala, yon ang pag-intindi ko sa dalawang klase ng reward at saka quota, Your Honors. Mr. Chair, para lang maklaro, so yung quota system, merong nag-a-identify ng mga tao, tama? Yes, Your Honor. Itong quota, kanino galing ang listahan para ma-hit ang quota? From the DI at saka PDIA, mag-consolidate yun sila, Your Honors, Mr. Chair, yung mga intel community. So, bago nila ibigay sa kay PRRD sa list. So, may nag-o-order, nagbibigay ng listahan dito sa inyo at ibibigay po, Mr. Chair, na ito ang mga listahan, kailangan nyong i-hit ang quota kada adlaw, kada araw. Paano pag hindi ma-hit ang quota, Mr. Chair? For information, Your Honors, kung saan ako masign, hindi ako nag-rely ng order ng tukang. Wala ako kasi inisip ko yung palagi, Your Honors, Mr. Chair, na they are all victim. Why sila ang atutupagin ko when in fact, very cleared naman ang pronouncement ng presidente natin na sa Albuera, yung mga Espinosa ang drug lord. So bakit magpunta pa ako sa mga user at saka sa pusir na nakita ko din, Your Honor, Mr. Chair, na they are all victims lang. Kung makuha yung mga drug lord at saka sana protector, stop na ang illegal drugs. Kaya sa area ko, maski ang Bacolod, Your Honor, Mr. Chair, nakahuli tayo ng 80 to 90 na mga pusir, walang patay. Mr. Chair, kanina sinasabi niya dalawang beses na tukhang. Ano po ba ang tukhang para maintindihan natin? Kasi parang
standard po ang sa inyo, eh kami po, hindi namin alam ano po ba ang tokhang. Sorry, Your Honor. Can you shorten your reply to the query of the members, Colonel Espinido? Yes, please sir, proceed. Mr. Chair. Tokhang, that means knock and play. Parang inak mo yung inak mo yung bahay tapos ito din sa quota po, Mr. Chair. So yung quota na sinabi niyo sa affidavit niyo na may 50 to 100 per day. Sinabi niyo din po dito na pupunta kayo kasi yung alam niyo sa paragraph 30, we had to knock on the doors of 50 to 100 households suspected of drug use or pushing. Ito ang operation na tinatawag niyong tokhang sa loob. Yes, Your Honor. So, kakatok kayo, tapos ano po yung proseso nito, Mr. Chair? Your Honors, sabihan sila na nasa list kayo, so magpunta kayo sa police station para ma-cleared yung pangalan mo, instruksyonan ka na going to rehabilitate. Yun ang instruksyon sa... So, kayo po ang pupunta sa bahay, kakatok, ano to, in the guise of voluntary surrender or kukunin, pupunta sa estasyon? Voluntary surrender, Your Honors. Tapos, hindi dadaan to ng korte, Mr. Chair? Diretsyong rehab? Hindi, Your Honors. Tama po ba ang proseso na to? Ako kasi, abogado ako, alam ko dapat may due process dito pag may mga nahuhuling ganito. Sa akin, Your Honors, kasi alam nyo naman yung mga junior officer, they are all obedient sa instruction pamtaas. May legal counsel kami, mga polis, na akala namin yung pagdating sa baba, talagang hinimas na yun na maging legal ang trabaho. But again and again, sinabi ko sa akin istasyon, hindi ako nag-implement ng tokhang. So, pero standard na to sa iba. Kung hindi sa inyo, alam nyo po, standard to na alam ng iba na ang operation na to, kakatok, kukunin, rehab, walang dadaan na ibang proseso, kayo ang magde-determine po nito. Yes, Your Honor, standard dyan. Na may nag-o-order galing sa higher-ups. Yes, Your Honors. And then, itong reward system naman, sinabi po, Mr. Chair, na under an operation, nakukuha ang reward. Right after sa accomplishment, Your Honors. Ano ang accomplishment? Ano ang meaning ng accomplishment? Ano ang goal? Sa akin, si Stasyon, yung nahuli mo, na-bypass, din na-implement mo yung search warrant, na-failan mo ng complaint yung mga subject, suspected person. So, may bypass operations, may search warrant. Dun sa affidavit nyo, mga dalawang beses kasi na nangyari dito sa yung sa Albuera, may search warrant, pumasok Mr. Chair sila with the search warrant on illegal possession of firearms, tapos yung nag-search, biglang namatay itong si Mayor Espinosa. Sa Osamis din, itong mataas na sindikat na drug lord na si Parahinog, pumasok din na may search warrant through the guise of illegal possession of firearms. O pagpasok, namatay din po. Itong pagkukuha ng search warrant, kasi alam ko po kasi, di ba pupunta po kayo sa judge, at pagpunta kayo sa judge, may witness yan at may ipapresent para mag-grant ang search warrant. Pero parang sinasabi po, Mr. Chair, na itong search warrant kasama sa operations ng reward system. So may formula po ba to para mag-grant agad ang search warrant on the guise of illegal firearms, papasok, may makikita, tapos may mamamatay? Hindi naman, Your Honor, Mr. Chair, ang kaugalian for my experience, pag makita ng judge naman na may probable yung witnesses, deponent, na talagang nandyan may illegal items sa area, sa kung saan naka-indicate yung search warrant, yung affidavit ng deponent at saka applicant na team leader, mag-release ng issue ng search warrant or warrant of arrest ang judge. Doon na, Your Honors, Mr. Chair, sa pag-implement mo na kung ano ang mga pamaraan na naman ang gawin mo as long as you are in accordance with the POP standard operating procedure ng PNP, Your Honors. So, itong search warrant, sinusundan naman. Yung mga witness na to, saan po galing? Ang sa Albuera, for your information, Your Honors, hindi ako ang applicant ng search warrant, ang province. Joint lang yon. Ang sa Osamis naman, hindi din ako ang applicant, ang CIDG. So, ang CIDG ba ang pumapasok to search? Since sila naman ang applicant. Joint with us, Your Honor, Mr. Chair, bakit?
ako, kami ang may alam sa area. Yung CIDG, nagpunta lang doon para mag-verify, validate, to confirm na mayroon talagang illegal yung isang subject person. Din sa pagpasok, Your Honor, Mrs. Chair, because alam na ng lahat na fully armed ang grupo ni Paruhinog. Itong reward system na to, naging standard to throughout the country? Sa pagkakaalam ko, Your Honors, yes. Paano mo nalaman to? May mga kausap ka bang iba na ganito din? Pinag-uusapan nyo. Ano ang sistema nyo dyan? Ganito din ba sa inyo? Very known naman yon, Your Honors. Very known within? Sa within the PNP. Okay. Standard siya. Hanggang ngayon ba? Alam nyo po ba kung... Hindi ko na alam, Your Honor, sa ngayon. Okay. Presente. Sorry, Your Honor. So, dito no, nakasulat dito sa inyong affidavit no, na kasama sa reward system na may mga LGUs na nagbibigay ng rewards. Tama po ba? Yes, Your Honors. And sinabi niyong legitimate naman ang pag-receive ng mga awards sa pag may voluntary surrender sa grupo niyo. Tama, dahil may LGUs. Paki-explain lang po, bakit kailangan actually, itong reward system, bakit kailangan, Mr. Chair, ng reward system? Hindi po ba trabaho naman po talaga ng police na hulihin itong mga suspected or nahuhuli sa bypass operations? Bakit kailangan ng reward system? Bakit kailangan din ng LGU pumasok para magbigay ng mga awards na to? Rewards na to? Yes, Your Honors. Ang nangyari kasi sa police, magaling lang take ng order, magbigay ng order, manghuli. Pero hindi magbigay ng allowance or financial to accomplish the mission, Your Honor, in which ang bypass hindi ka ganun kadali, Your Honor, na puntahan mo, hulihin mo. Dapat may pira yung gasolina ng motor, ng police mo, operatives. Kinausap ko yung mga executive, Your Honors, kung saan ako ma-assign, na ganun ang mga mangyari sa atin, Your Honor. So, voluntarily na mag- Sabi sila, Your Honors, na sige, kami ang magbigay ng budget sa inyo para sa reward kung may mahuli. Itong reward, kasama, so kung ma-hit mo yung quota mo, may reward ka. Kung meron kang ma-eliminate, may reward ka. Iba-iba ang levels nito pag makuha mo ang mga, pag may ma-accomplish ka, iba-iba ang reward. Sa akin, Your Honors, mag-manak mo lang, wala, hindi kasali yon sa reward yung mapuntahan mo lang para katukin mo, mag-surrender. Walang reward yan. Anong mangyayari kapag tumanggi ka? Yun na ang mangyari, Your Honors. I-relieve ka. So, ito po ba ang nangyari sa inyo? Dahil sabi niyo po, hindi niyo po ginagawa. Tumanggi ka po ba? Kaya, Mr. Chair, nasa derogatory list ka, biglang nasa high-profile drug list ka. Bakit ganon? Siguro, Your Honors, isa yun na dahilan, pero sa akin, pinakadahilan na na-disband ko yung grupo ni Espinosa at saka ni Paruhinog. Etong si Espinosa, no? Dahil sinasabi niyo po, Mr. Chair, na si Espinosa po ang dahilan kung bakit hindi, di ba, nasa derogatory list or tinatarget siya. Sa affidavit niyo, earlier, sinabi niyo na sinabi ni then ni Senator Bato de la Rosa no na ikaw ang inassign niya, tinawagan ka pa po niya para i-disband itong grupo ni Kerwin Espinosa. And then later on sa affidavit niyo naman, sinabi niyo naman na meron kayong mga binild up na kaso against Kerwin Espinosa that later on na dismiss. Yes, Your Honors. So, pwede pa kay-explain na bakit sa una ito ang orders na binigay sa inyo ng hepe nyo, no? Tapos biglang siya naman din po ang nag-dismiss. Anong nangyari sa gitna? Bakit biglang may protection na tong si Kerwin Espinosa? Yun ang pinagtaka ko una, Your Honors, na kumpleto na, na-disband na yung papa niya, star witness ko na, nakakustodyo niya sa akin yung mga witnesses, if I am not mistaken, Your Honor, I remember na mga 8, 10 na mga witnesses na mga
right hand talaga ni Kerwin na nag-execute ng affidavit against sa mga protector. Pero nakapagtaka naman sa akin yung honors na hindi nila binigay sa akin si Kerwin, pagkatapos just to confirm sana sa mga affidavit nila na totoo yun. And yun na ang nangyari na sa akin naman na tiningnan ko na hindi na lang tayo mag-mimic your honors. Alam nyo, yung junior officer, hindi ka ganun ka-brave na sagutin yung CPNP, bakit? So, kumbaga, Mr. Chair, parang may protection, may sistema din ng protection dito, Mr. Chair. Tama po ba, Colonel? Yes, Your Honor. So, may sistema ng reward, may sistema ng quota, may sistema din ng protection dito, Mr. Chair. Sa inyong affidavit, Colonel, nakasulat dito na may funding dito sa pagbibigay ng reward, dito sa sistema ng reward system. Isa sa mga sinabi nyo earlier, sabi nyo galing may LGU na nagbibigay ng reward. May isa po dito nakasulat na sa affidavit nyo sa STL or Small Town Lottery. Paano po nangyayari yon na ang STL ang nagpopondo sa pagbibigay ng reward system na ating na-establish earlier? Nakilala ko, Your Honors, si Mayor David Navarro, Mayor of Clarín, Misamis Occidental. Nung nangyari, Your Honor, na si Mayor Navarro is included in watchlist, sa drug watchlist ni PRRD, tumawag sa akin personally si CPNP Bato de la Rosa at saka si Senator Bongo mismo na nag-cleared kay Mayor Navarro. Ang sabi nila, wag mo nang galawin si Mayor Navarro kasi cleared yan. Wala na yun. Ang sagot ko naman, Your Honors... Sorry, Mr. Chair. Iklaro lang natin para malinaw. Itong Mayor Navarro nasa drug list, nasa watch list, yes, na drug lord siya. Yes, Your Honor. And pinigilan po kayo? Habulin? Sinabihan lang ako, hindi ko alam bakit sinali ako na hindi ko man iriya ang Clarín. Sinabihan po kayo na huwag niyong galawin. Yes, Your Honors. Itong Mayor Navarro na to na nasa watch list, kasama po ba siya sa mga nag-handle ng mga STL sa area niya? Yes, Your Honors. Kasama yun sa reward system. So ibig sabihin siya nagpopondo sa reward system kahit na drug, nasa drug list siya, nasa watch list siya. Probably, Your Honors. And direkto, may direct order kayong natanggap galing sa dalawang very known personalities. Mr. Chair, remind lang natin, naka-oath po si Colonel. Mabigat po ang mga lumalabas na pangalan dito. So, I would like to remind our resource person na talagang sana totoo po ito, lahat ang sinasabi niya dahil under oath po kayo. Yes, sila mismo ang nagsabi wag galawin kahit na alam nyo po na sa drug list, na sa watch list. Yes, Your Honor. Dahil po kasama siya sa STL na pumopondo kasama sa reward system. Yes, Your Honor. Pakiulit lang po, sino ang nagsabi sa inyo na wag galawin itong nasa na pumopondo na drug lord sa STL, sa reward system? Sino pong nag-order sa inyo na wag galawin po? Your Honor, Mr. Chair, can I answer that in a executive session, Your Honors? Sige. Meron din po dito sa affidavit nyo na may pumupunta din kasama dito maliban sa LGU sa STL, ang POGO. Paano nyo po alam na pati ang POGO, funding po nito, ang source po nito, ay ang pumupondo rin sa reward system? Your Honor, Mr. Chair, nalaman ko na lang nung ininstruksyonan si Mayor Navarro na magpunta kay Espinido para, yun na, para masitol ang problema. So, si Mayor Navarro mismo nagsasabi sa akin na magpunta ka man, sir, sa Bacolod, alam mo na wala ng problema sa mga gastusin kasi lahat ng illegal gambling na natanggap, yun ang gagamitin para sa reward at saka sa illegal drugs na trabahoin ng
ng police. But to tell you, Your Honors, only my police station, hindi lang, ako lang sa lahat ng police station siguro, iwan ko kung mayroon iba, na hindi tumanggap ng STL. Dito po tayo sa POGO. Kasi nakasulat din dito po sa affidavit nyo na ang pumapondo din sa reward system na to ay mga POGO, galing sa POGO. Yun ang narinig ko kay Mayor Navarro. Siya Your mismo Honors. Ang nagsabi sa inyo, Mr. Chair, na hindi lang STL, pati ang POGO ang pupondo dito. Sa, yes, sa paragraph 40, Mr. Chair, ng kanyang affidavit, nakasulat dito, after these POGOs were able to register with government, funding was funneled downward from the level of Bongo. Mabigat po ang akusasyon na to. Again, Your Honor, Mr. Chair, allow me to answer that in a executive session, Your Honors. If I may, with the indulgence of Congresswoman Nograles, Colonel Espinido, nailagay niyo yan, statement na yan, dito sa inyong affidavit. So, siguro hindi na kailangan ito sabihin sa under an executive session because you have clearly stated in your affidavit in item number 40 yung tanong ni Congresswoman Nograles. So, please refer and answer the query of Congresswoman Nograles. I submit, Your Honor, Mr. Chair. Please proceed, Congresswoman Nograles. So, you confirm po, Colonel, na itong POGO may basbas at may orders ng pagpopondo dito sa reward system na galing sa POGO sa pinangalanan nyo po dito sa paragraph 40 na si... tama po ba? Ito po ang ngayon na senador natin, Senador Bongo. That's the information I received from Mayor Navarro, Your Honors. From Mayor, okay. And meron din dito, nakasulat na intelligence funds din ang pumupondo sa reward system na sinabi nyo sa affidavit nyo. Paano nyo naman po alam na galing din po sa intelligence funds? Yun ang mostly na marinig natin, Your Honor, sa amin mga pulis na pagkukunan para sa mga na fund ng mga reward system, Your Honors. Itong si Kerwin Espinosa, babalik ko lang. Sa tingin niyo po ba, Mr. Chair, na ito biglang kaya pinrotect, naprotektahan, kasama din po ba siya all this and corroborate your statements? Tama po ba, Mr. Yes, Chair? Yes, Your Honors. Meron din AIDG kasama po. Tama po? Yes, Your Honors. And itong mga LGUs and itong mga POGO entities na na-establish naman po natin ang mukhang galing dito ang pondo ng reward system, ang pumupondo sa reward system. Pwede mo bang mabigay sa amin ng mga listahan? Mga entity siguro na alam nyo or mga LGUs din na alam nyo po? Your Honors, Mr. Chair, sorry for that because I don't have any document na ma-indicate lang yung mga pangalan nila. Just only an information as an chief of police and an officer of the PNP. Siguro, Mr. Chair, itong mga bagay na to sa mga list ng bagmen, ang intelligence officers, ang mga POGO entities, ang mga list ng LGUs, of course, to protect later on sa executive session, baka pwede nating makuha ito. Just to protect the names na lalabas, we want to protect these people also and especially Kirk Colonel na ilabas po natin within the executive session, Mr. Chair. So, ito, no? Tama, sa pagkaintindi ko po, meron talagang system of reward sa loob. At ang system of reward na to, kung ang pumupondo, ang LGU, ang STL, ang POGO, intelligence funds, at may nag-a-identify ng mga bagay-bagay na to. At mukhang ang nag-a-identify sa bagay-bagay na to, sinabi nyo naman sa paragraph 40, si Senator Bongo. Tama po ba ang pagkaintindi ko? The information that I have, Your Honor, Mr. Chair, sa paragraph 40, that is only the information came from Mayor Navarro. But to link Senator Bongo na siya talaga ang galing sa kanya, I don't have, Your Honor, Mr. Chair.
At ang sistema naman ng quota sa pagbibigay ng mga orders, no? Mukhang at mga protection sistema ng pag-protect, mukhang may pinipili dito. Sino ang biglang magkakaroon ng search warrant at biglang pag-search mamamatay? At may sistema din na pinoprotektahan, parang katulad nitong ni Kerwin Espinosa na una hinahabol, ngayon pinoprotektahan. At may sistema ng quota, malamang galing to sa orders. May nag-order dito. At ang pinangalanan nyo naman dito rin sa affidavit nyo, syempre, galing po to sa taas ang hepen nyo. At mukhang ito ang kanina tinanong ni Congressman Joel, no? Na si Senator Bato. Your Honor, Mr. Chair, to qualify the category sa target, hindi ako makapagsabi, Your Honor, here in this Quad Committee na may pinili lang, no? Kung ano-ano, as long as I, yun lang ang nakikita ko at saka nalaman ko na ganun ang mga pangyayari sa loob ng tukhang. Pero itong lahat, Mr. Chair, confirm lang natin, hindi naman to mangyayari kung walang utos sa mga mas mataas. Yes, Your Honor. At ito ang napangalanan naman natin at nakasulat po dito sa affidavit nyo. Again, under oath po, Mr. Chair, mabigat po ang mga allegations at mabigat po ang mga personalities. Pero you confirm na itong dalawang personalities na nakasulat sa affidavit nyo ay kasama dito sa buong sistema na ating na-establish po ngayon. That is only I've heard na information from Mayor Navarro, Your Honors. Yun lang po, Mr. Chair. Maraming salamat. Thank you, Congresswoman Nograles. The next to interpellate is Congressman Bongalon. You're recognized. Thank you, Mr. Chair. Good afternoon sa ating lahat. May I proceed, Mr. Chair? Proceed. Thank you. Good afternoon, Colonel Joby Espinido. Good afternoon, sir. May I ask if you have a copy of your affidavit in your possession? Yes, Your Honor. May I direct your attention on page 6 of your affidavit, particularly on paragraph 30? On paragraph 30, which I quote, I confirm that there was a quota and reward system in the implementation of the war on drugs during the previous administration. Do you confirm that statement, Colonel Espinido? Yes, Your Honors. Now my question is, and I just like to continue the flow of questioning of the Honorable Nograles. Can you please tell us, this Honorable Committee, how is the reward system being implemented during your time? Number one, Your Honors, ang kuta, kung makahuli ka sa estasyon mo ng mga watchlist personalities, then nabaybast mo through bypass and through implementation of search warrant, doon na ang reward mangyari, Your Honors, in my station as Chief of Police. So aside from that, can you tell us more story on how the reward system is being implemented? Yun lang siguro, Your Honors, because as I said, reward to refund your financial when you have a bypass operation because it involves money. Yung gastusin, matagal yon. Pagkatapos yung search warrant naman, involved of money. So parang i-refund lang, Your Honors, yung mga reward na yon sa trabaho ng police. In other words, Mr. Chairman, the consideration for the reward system is all about money. Is that correct, Colonel Espinido? Yes, Your Honors. Now, I would like to direct your attention to the third sentence of your paragraph 30. Which I quote, when the leadership imposed a quota of 50 to 100 per day, we only took it to mean that we had to knock on the doors of 50 to 100 households
suspected of drug use or pushing. Now, my question, Mr. Chair, you mentioned the word leadership. May we know, and can you please tell this honorable committee, who are the persons behind or the personalities behind when you mentioned the word leadership when we are referring on the implementation of the reward system? Your Honors, from the Chief PNP down to the Chief of Police, Your Honors. You mentioned the word Chief PNP. Who is the Chief PNP at that time, Mr. Witness? Police General, Director General Bato de la Rosa, Your Honors. And that you are referring to now, Senator Ronald Bato de la Rosa. Is that correct, Mr. Witness? Yes, Your Honors. Now, on my next question, Mr. Chair, because your affidavit talks about the implementation on war against illegal drugs, you mentioned so much, like your assignment in Albuera, in Bacolod, and of course, the quota and reward system. Now, my question, Mr. Chair and Mr. Witness, how would you characterize the war against illegal drug during the time of President Rodrigo Roa Duterte? It's very impressive, Your Honors. And, I'm sorry, what was the first sentence of your answer? It's very impressive naman, Your Honors, and very practical, and masabi ko, Your Honors, na marami ang nasiyahan, no? Because sa akin naman, na hinanap na yung source ng drugs. But then, very sad to see na ang nangyari, yung mga biktima lang, no, ang napatay, yung mga pusher, user. Sa akin naman, Your Honors, sabi ko, I conclude na kawawa yung mga naging biktima lang para lang makatanggap ng reward. Nag-abuso yung sa paligid ni President Duterte. Nag-take advantage because of greed, opposition, and money. Kaya maski sino na lang ang trabaho yun as long as nasa watch list ka, Your Honors. But it's very public knowledge naman sa atin dito na tayo nasiyahan sa ginawa. But then, inabuso. Yun na ang problema sa war against illegal drugs, Your Honors. The first part of your answer mentions it's very impressive. It's practical, but towards the end of your answer, you mentioned that yung mga user lang ang naging biktima dito sa kampanya laban sa illegal na droga. Now, in summary, can you please describe how was the campaign against illegal drugs during that time? Is it tragic? Is it a success? Is it a failure? For me, Your Honors, successful. Why? Hindi pa nakaupo si President Duterte, millions of surrenders. When in fact, kung ako lang ang magsalita, Your Honors, within 6 months, drug-free na ang Pilipinas. Kasi nawala na yung rampant. Kasi ang pagkategorize natin sa drug-free, mawala yung rampant. Hindi tayo makapagsabi ng drug-cleared for that 6 months. Pero yun din, Your Honors, it's very sorry to say that nag-take advantage, take opportunity yung masama naman ng mga polis para lang makapagpira at saka makaposisyon. Dalawa, Your Honor, sorry to say that. Thank you, Your Honors. Well, during the height of the implementation of the war against illegal drugs, are you aware that during that time there were protests, violent reactions or comments that human rights were violated? Yes, Your Honor. So you agreed do you agree that human rights were violated during those times? Yes, Your Honor. And in fact, I would like to direct your attention on the second or the last paragraph of your affidavit, which I quote, all I was able to say
is that there was a violation of human rights in the implementation of the Iraq War. Again, may I reiterate, do you confirm that statement, Colonel Espinido? Excuse Your Honor, what a paragraph, Your Honor, sorry? Last paragraph on page 7 of your affidavit. 7. Paragraph 42. 42. Yes, I confirm, Your Honors. That would be all, Mr. Chair. Thank you. Thank you, Congressman Bungalon. The next to interpolate is Congressman Ron Salo. Thank you very much, Mr. Chair. Please proceed. Thank you. Good morning, Police Colonel Jovis Pinedo. Good afternoon, sir. Good afternoon. Your Honors. Tinignan ko po kayo sa Google at nakita ko po kayo. Sabi po rito, ang description po sa inyo is known as a crusader against illegal drugs. Number two, nakita ko rin po marami po pala kayong awards and decorations. Colonel, umabot po ng 10 ang awards and decorations po sa inyo. So congratulations. Thank you, Your Honor. At nabanggit din dito, ang bansag po pala sa inyo is Duterte's drug war poster boy. Pwede niyo po bang pakisabi dito sa committee bakit po kayo nabansagan na Duterte's drug war poster boy, kung sa inyong pong pagkakalam? Sa kanila lang yung your honors, hindi na ako baguhan yung mga ganon, Your Honors, kasi nakita man sa trabaho natin. Pero yung pagkasabi noon, siguro sa accomplishment ng Albuera at saka Paruhino Groups, Your Honors. Sa tingin po ninyo, dahil po doon sa accomplishment po ninyo doon, kaya po kayo nabansagan na President Duterte's drug poster boy. It may be, Your Honors. Nabanggit ninyo po kanina, siguro dahil binabanggit po dito na kayo ang poster boy. At nabanggit din po ninyo kanina tungkol po sa pagre-report po ninyo kay President Duterte. Tama po ba yung dinig ko po kanina? Yes, Your Honors. Actually, binabasa ko po yung affidavit po ninyo, Colonel, wala po kayong nabanggit po dito kay President Duterte except sa paragraph 28. So, mayroon po ba kayong nais na idagdag dito po sa affidavit po ninyo? Wala na, Your Honors. Tungkol po doon sa pagre-report po ninyo, nabanggit din po ninyo, nagre-report po kayo kay dating Director General, Police Director General Bato de la Rosa, na ngayon ay senador po natin, at kay President Duterte. Pwede nyo po bang explain po sa amin, ano po yung nire-report po ninyo at pangilang beses po kayo na nakapag-report kay President Duterte? After operation, Your Honors, sa Osamis, as Albuera at saka sa Osamis, Your Honors. Pangilang beses po kayo na na-meet ninyo in person si President Duterte? Mga 4 or 5, Your Honors. Na na-meet po ninyo in person? Yes, Your Honors. Kung na-meet po ninyo, nagkaroon din po ba na pagkakataon na tinawagan din po kayo kagpareho po ni Senator De La Rosa? No, Your Honors. No. Puro lahat po yun personal na pagkikita? Yes, Your Honors. Sa 4 or 5 beses na pagkikita po ninyo na nakapag-report po kayo, ano po yung pinag-usapan po ninyo? First, Your Honors, kinukongratulate ako, appreciate sa trabaho. Pagkatapos, magkumusta siya. Ako naman, Your Honors, as yung pinakababa na junior officer ba, masayahan ako na kami na makausap naman yung chief of staff, yung presidente. Commander-in-Chief. For me, Your Honors, ginawa ko na pagsalita, pagsabi sa kanya, ito sir ang drugs. Sinabihan ko siya, Your Honors, na ako sinali ni Gamboa sa Malaysian drug trafficking. Ako sinabihan ni General Bato na tumanggap ng pera. What I've heard from his mouth, Your Honors, galit siya. When in fact, I remember na nandyan sa tabi ko si Secretary Anyo at the time, na sinabihan niya na, sir, palitan na lang natin yung police ng army. Galit din siya sa nangyari na nasali ako, sinali ako, Your Honors. Yun ang masabi. Pagkatapos, yun man kasi, Your Honors, ang trabaho at saka gusto ko din para makapag-pray ako sa kanya,
na bawat magkita kami, pinagdasal ko siya, siya lang magsabi right after na maglabas ako na, Joby, always observe, huwag mo akong ipahiya. Always remember in accordance with the law, always, Joby, huwag mo akong pahiya. Yun talaga ang marinig ko sa kanya na pagsasalita from his mouth. Mr. Chair, ulitin po natin. So, mga 4 to 5 beses po ninyo na na-meet personally si President Duterte at nag-report po kayo. Ang sinabi po ninyo, yung una, dito po sa pagkatapos itong Albera assignment po ninyo, Leyte. Pangalawa, dito po sa assignment po ninyo sa Usamis. Ano pa po yung ibang insidente na nakapag-report po kayo o nag-report kayo mismo kay Presidente? Last year, Honor, second to the last siguro yon sa Bacolod ako, Your Honor, na nag-attend si President Duterte sa isang birthday ng may-ari ng transportation business ng Bacolod. Pinapapunta ko sa hotel na inistihan ni President. Nagtanong lang siya, Your Honors, na kumusta ang Bacolod? So, sinabihan ko, sir, report ako, Your Honors, na ngayon, sir, nahuli natin, papunta na tayo doon sa Oriental. Wala pala, ang source pala, hindi pala galing dito sa Bacolod. Katapos, walang problema, sir, ang Bacolod. Doon ko marinig sa kanya, Your Honors, na nagsabi siya na itris mo, Joby, yung si isang nasa watch list ng Bacolod. So sinabihan ko siya kagad, sir, politika yon na BIA na bound ko yon siya, hindi yung kasali sa list. At the time, Your Honors, tawagan niya si Senator Bongo doon sa harap pagkatapos pinasabihan na tawagan ang PDEA na i-cleared itong tao na to na politika lang. So that's the second to the last, I think, na nagkausap ka President Duterte, Your Honors. Okay, salamat, Mr. Chairman. Dito po sa paragraph 26, sinabi po ninyo dito sa bandang dulo, at this time, I was really morally convinced I had to implement Chief Bato's direct order in his 2017 phone call, which is to eliminate them. Eliminate them, sino yung tinutukoy po ninyo dito? In Chief Bato's words, wag tangon sila. Sino po yung eliminate them? Sino yung them dito? Yung member ng Drug Syndicate, Your Honor, yung Paruhinog. Yung? Paruhinog Group, Your Honor. Paruhinog Group. Does this mean, ito po sa 26, paragraph 26, sinabi po ninyo dito, Mr. Chair, sabi po niya dito, while the CIDG was the applicant, the search was conducted jointly, etc., etc. Then tumuloy po rito sa bandang dulo ng paragraph, enforced them through a simultaneous AM of July 30, 2017, a Sunday. 16 people were killed in these police operations, including Mayor Paruhinog and his wife. Does this mean to say, kasi continuous yung ano po ninyo, although magkaibang paragraph, pero konektado yung pag-intindi po ninyo that you were convinced na kailangan yung implement yung Chief Bato's direct order to eliminate them doon sa paragraph 16. 26 na 16 yung namatay. So yung po bang binabanggit po ninyo doon sa 25, it's a direct understanding ninyo doon sa order. Kaya umabot po sa next paragraph, 16 po yung namatay. So kasali yun, Your Honors. Pero that is a simultaneous implementation of search warrant. Anim na 6 warrants, Your Honor, sa siblings at pamilya ni Aldong Paruhinog. Pero gusto ko maintindihan po, Mr. Chair, yung kanilang kaisipan. So ibig sabihin po, dahil yun po yung intindi po ninyo, so how do you feel na may 16 na namatay? That is resulted, Your Honors, Mr. Chair, sa pag-implement ng search warrant na sila
ang kami ng mga implementor ng search warrant mag depensa talaga sa sarili because they have also fully armed ang grupo ni Paruhinog when implemented the search warrant. So ano po yung tingin po ninyo doon sa 16 na namatay? So they are considered necessary doon sa pag-implement po nung order po na ini-implement po ninyo? It will become necessary, Your Honors, because yung area na madilim, pagkatapos putukan, it becomes now the collateral damage, Your Honor. Pagputukan kasi, kung saan lang yung putok, saan lang ang makapag-risba kami, yun talaga hindi namin tinignan kung may ano pa dyan. Kasi walang ilaw, madilim ang lugar at the time, Your Honors. So, yung tingin po ninyo sa kanila, itong mga namatay po na 16 are collateral damage doon po sa implementation po, and this is consistent nung in-implement po ninyo ito doon sa tinatawag po natin na war on drugs. Tama po ba? It may be ganun, Your Honors. Kindly wind up, Congressman Salo. Thank you, Mr. Chair. Dito po, binabanggit po ninyo may reward system. Dito po sa paragraph 28, nung minute po kayo ni Chief Bato and President Duterte arrived shortly thereafter to congratulate our unit for the successful raid. Ano po yung sinabi po sa inyo kung malala po ninyo? Nag-congratulate lang, Your Honors, na salamat na accomplish yung sa accomplishment mo. Pagkatapos, ganun lang, binigyan ng plaque of appreciation at saka may schedule na kami na natanggap sa Crammy, Your Honors, following weeks or months na nangyari. Binabanggit din po ninyo, panghuli, Mr. Chair, na mayroong reward system. Kayo po ba nakatanggap din, yung kayo mismo personally, o yung mga kasama po ninyo doon sa unit, ng any reward for the neutralization itong Paruhinog group? Sorry to inform, Your Honors, na yung natanggap ko, matandaan ko lang yung kay Mayor Aldong Paruhinog na buhay pa siya na nag-reward ng 600,000 sa mga nahuli namin na malaking drug poser ng Ozamis. Po ang nag-reward, Mr. Chair? Si Mayor Paruhinog, Your Honors. Si Mayor Paruhinog. Oh. Sila kayo po yung binigyan yung unit po ninyo ng 600,000. Yes, Your Honors. Para saan po yung nagamit po yung 600,000 po na yun? Sa mga nahuli na mga malaking drug poser ng Ozamis, Your Honors. Salamat po, Mr. Chair. Wala na po akong tatanong. Thank you, Congressman Salo. Let me remind the members that we still have another witness that we will present before the committee. So, kindly shorten our questions directed to Colonel Jovie Espinido. So, the next to interpolate is Congressman Sia Alonto Adyong. You recognize. Thank you. Thank you, Mr. Chair. Mayong hapon, Colonel. Mayong hapon, sir. Mayong hapon. Nais ko lang balikan po. Tanungin kita doon sa laysay mo on paragraph 7. And this is a portion of the affidavit under paragraph 7 na gusto kong i-quote. I was able to read these affidavits together with the logbook. Ito, you're mentioning about the payola system, yung payment, no? Binabayad ng mga protectors. Dito sa page 7, at sinabi mo, I was able to read the affidavits together with the logbook that was enclosed with a copy of clear checks in the name of PNP officials. As such, I have learned that top PNP officials were receiving money from the Espinosa. And you were, after that, turned over this logbook, copies of the clear checks and affidavits with Police Brigadier General Francisco Imburon, then the PNP Provincial Director of Leyte. Alam niyo po kung nung nangyari after you turned over these logbooks, ano po yung naging action? Na-dismiss lahat, Your Honors, ang na-file natin ng mga officers. Na-dismiss lahat? Yes, Your Honors. Naka-duty sila, balik silang duty. So ibig sabihin, merong ginawang investigation, meron pong case na na-file dito sa mga listahan ng mga pangalan
and eventually na-cleared? Yes, Your Honors. Okay. Ilang months pa ho ba nila ginawa yung mga investigation na ito? Nag-file ako ng November of 2016, Your Honors. 2017 na confirm yon kasi pinadalhan ako ng notice ng Rias at saka Nias na individually kinausap na nila to confirm ang mga witnesses sa Albuera. And at the time, Your Honors, na-assign na ako sa Usamis, March 2017. Mr. Chair, kasi importante din ho natin malaman yung timeline dito, no? Nung pagbigay nyo po dun sa logbook na yon and they started the investigation, how many months do you think, as a regular process, do you think for a final, say for example, judgment to be rendered down? What is the regular process? Ilan pa po ba pala yung mga nasa listahan? Kasi ang sabi nyo po, you maintain that these names will be retained in the logbook. Ibig sabihin, ayaw nyo po ipadelete. So probably you know the names of all these PNP officials that you saw in the logbook, no? The regular process ho ba, ilan ho sila? Sa Rias at sa kanila. Ilan ho sila, yes. Mga 23, yun ang natandaan ko, if I'm not mistaken. 23, may Nias 8, may DOJ 8, may Ombudsman na 4. So hindi lang ho sila lahat PNP officers? Yes, Your Honors. Okay, see. So doon po sa PNP officers, usually, mga yung regular na process, sabihin natin na dumaan sa normal na proseso na pagpalagay natin, walang outside intervention or influence. How long would it take, for example, for a case to be either dropped or dismissed or would go further for a further complaint or investigation? Pinakahaba na yun, Your Honors, yung 6 months. 6 months. In the case of all these names involving PNP officers in the logbook, ilang months po sila nagkaroon ng investigation and then how long will the investigation last before the dismissal of order was rendered down? For 4 months, Your Honor, 3 to 4 months, may ginawa ng investigation ang Rias. And sa palagay niyo po, masyado mabilis ito? At the time, Your Honors, mabilis. Okay. Sinabi niyo ho dito, kasi mukhang sabi niyo, dun ho kayo nagre-report diretso kay then PNP Chief Bato de la Rosa. No? How many times did you actually go to the Chief PNP to report a certain assignment? First, Your Honors, when I assigned in Albuera, nag-courtesy call ako sa kanya sa Krami. Then the next, pagbalik ko, Your Honors, nag-report na ako ng accomplishment sa Albuera. Pangalawa. Pangatlo, sa Usamis ako, Your Honors, nung kasagsaganan ng assignment ko sa Usamis, April, tatlo lang beses, Your Honors, na nakapagpunta ako sa Krami. Doon po sa tatlong beses po kayong nag-usap ni then Chief PNP, now Senator Bato de la Rosa, kasalay ho pa ba dito doon sa sinasabi niyong nagkaroon kayo ng verbal altercation? Nung nagkaaway or nagkaroon ng argument kayo ni certain Senior Superintendent Albert Ferro? Yes, Your Honors. Kasama po doon sa pangatlong pag-uusap din. Pangalawa, Your Honors. Doon pangalawa. Yung nag-usap po kayo regarding doon sa pagkaroon kayo ng parang sagutan. Kasi nga, according din sa paragraph 16 ng iyong affidavit, ang sinasabi parang in-involve kayo doon sa nagre-receive kayo as one of the police protectors ng mga drug, no? And you said na hindi totoo, so nagkaroon kayo ng altercation, nagkaroon kayo ng verbal ano. Hindi ho nyo ba na-mention kay Chief PNP na
Meron in fact kayong nakuha na listahan ng mga PNP officers doon sa logbook na sinasabi na sinabmit ninyo kay police director at that time to prove that you are indeed not part of any payola system or receiving any money as an evidence that you are really in fact an honest policeman. Have you ever thought of maybe kasi parati kayong nagkakaroon ng connection with GOP nung kayo diretso kong nag-re-report. Have you ever thought of maybe also informing the chief PNP that you have had in your possession a list of the PNP payola system, protectors, just to prove that you are really innocent and you're one of the honest policemen? Sorry, Your Honors, for that situation, the junior officer cannot afford to do that, Your Honors, to sabihan mo yung CPNP na, sir, ako, ganun. Ang sa akin, alam na niya, Your Honors, kasi nung malaman niya na may mga affidavit si Mayor Espinosa at saka yung sinabi ng mga list, pinapadala niya kay lahat ng documents, pati check, return check ni Mayor Espinosa, pinapadala niya, Your Honors, sa CIDG through kay General Magalong at the time, Your Honors. Pero yung pagbigay niyo po ng logbook ng lahat po ng listahan ng mga police kay provincial director, sa palagay niyo po ba hindi ito na-report sa ating chief that time, Chief PNP Bato de la Rosa? O aware po siya kasi nung time na ito, war on drugs eh, 'di ba? Ang top priority ng ating administration, war on drugs, 'di ba? So, ito sa palagay niyo po ba itong logbook na ito, talagang importante ito, kumbaga, parang isa ito sa mga explosive na smoking gun, 'di ba? Sa palagay niyo ba, dapat nabigyan or sa palagay niyo nakakuha ang ating Chief PNP ng listahan na ito ng mga police na tumatanggap ng illegal drug payroll? Yes, Sir Honors. So, sa palagay niyo naka-receive din ho ang ano? Yes, Your Honors. So, bakit ko nga, ang babalikan ko yung tanong ko, bakit hindi nyo, na-mention man lang? Kasi diretso kayong pupunta sa kanya. Limbawa, man-mention man lang sa kanya na, kasi sa pagbabasa ko po sa affidavit ninyo, parang may insistence na ginagawa kayo ng storya. Hindi ho ba? Ilang beses na, nung una, nung sa Albuera kayo, pangalawa, dito naman sa, nung na-involve, nasa ano kayo, nasa Osamis, tapos ito this time sa Malaysian drug trade. So, parang mayroon talagang inagi-insist na kayo ay madikit doon sa mga police na tumatanggap ng illegal drug na money, no? So, having that access to the then Chief PNP, because sabi niyo nga, siya diretso ang tumatawag po sa inyo, bakit hindi ho kayo nagkaroon ng isang pagkakataon, halimbawa, na masabi sa Chief PNP na just to prove your innocence that you are in fact clearing all the missions that were given to you and you have in fact in your possession some names who are allegedly involved in receiving money from drug trade, illegal drug trade? Your Honors, nung nag-usap kami ni Chief PNP Bato de la Rosa, nung sinabi ko kanina na that's the time, first time na ako napaluha, na kaharap ko siya, na sinabihan ko, bakit sir, sinali niyo ako sir? Anong kasalanan ko na isali niyo ako doon sa drugs? Na nagtrabaho lang ako ng totoo. Bakit hindi lang kayo magsabi na hindi niyo ipa-read, ipahuli si Espinosa? So, narinig ko sa kanya, Your Honors, pagsabi ko na, sir, tao mo naman ako. Ako ang chief of police, kinuha mo na maging hippie ng Albuera. Your Honors, very disappointed for me, disappointment in my career, nasabihan ka ng chief PNP mo na hindi kita tao, job. Ang tao ko si Albert Pero. Sinong pakinggan ko? Kung si Marcos, parang sa Cebuano, Your Honors, na hilak-hilakan lang ko ni Marcos. Parang ganun, no, kayo na lang mag-translate, Your Honors. Ganun ang mga nangyari, Your Honors, na hindi na ako gusto na magsalita kay Chief PNP Bato at the time. Kasi yun na nga, hindi ako niya tao, hindi ako pinoteksyonan niya.
Nagtrabaho lang talaga ako, Your Honors, ng tama sa trabaho ko, mag-report sa kanya. So kindly wrap up, yes. Congressman Jong. Yes, Mr. Chair, I have several questions, but this involves probably requiring our witness to supply names and provide names to this committee. But again, we would be holding an executive session. And that's the time, I guess, that I will require our guest to provide us the names. And Mr. Chair, I also noticed that in his affidavit, on paragraph 22, he mentioned about my place, no? In Marawi City. This is in relation to his duty when he was deployed to Usame City. And may probably later, Mr. Chair, I would also be requiring him to provide us a more detailed information regarding that illegal trade arrangement between the city of Osamis and the city of Marawi. For now, Mr. Chair, that would be my final question. And mamaya na lang po sa executive session ko ipapagpapatuloy yung mga tanong ko. Thank you, Mr. Chair. Mayong hapon. Thank you, Congressman Ajong. Let me again remind the members that we still have another witness that is equally important for our topic for today, the extrajudicial killings. And copies of the affidavits of the next witness have already been distributed to the members. Kindly refer to that later. But to complete the list of interpellators for our resource person today, the next to interpellate is Congresswoman Franz Castro, and then Congressman Richard Gomez, and then Congressman Serge Dagoop, and a short manifestation by Congressman Dan Fernandez, short manifestation by Congressman Paduano, and then a little recap from Congressman Acop, and then we proceed to the next witness. Congresswoman Franz Castro, you are recognized. You have five minutes. Thank you, Mr. Chair. Konti lang po ito, no? Tungkol dito sa drug war. So, bilang isa sa colonel, bilang po isa sa pinakamataas na, isa sa mga matataas na opisyal ng PNP, at dahil kayo rin po ay na-involved dito sa drug war ni dating Presidente Duterte, so masasabi niyo po ba na itong drug war ni Presidente Duterte ay gera ng mga drug lords? Siguro, ma'am, ganun. Well, obvious sa gera ng mga drug lords, ang mga naapektuhan ay libu-libong mga kababayan o mga inosente rin. O kung mga user man yan, mga medical, medical cases, mga drug pusher yan, may problema sa economics and medical mental health. So, kung sinasabi nyo pong gera ito ng mga drug lords, so ibig sabihin, sinasabi nyo rin na si Duterte ay isang drug lord. Of course not, ma'am, but sa umpisa, yun ang pagtingin ko na talagang para sa mga drug lord. Pero ngayon, natapos ang mission ko, yung accomplishment na ako na nasali, so ako magsasabi na ang kompetensya lang ang trabahuin, hindi yun sa kanila. Parang ganun lang, Your Honor. Yes, kompetensya ito ng mga drug lords, tama po ba? Yung war on drugs ni Duterte. Hindi para tapusin talaga yung yung droga, yung problema natin sa droga. Well, tumigil pa siya pansamantala, pero nagtuloy-tuloy pa rin. Ang problema talaga doon ay yung saan yung supply, saan yung mga distributors, at ang problema dyan talaga yung mga drug lords. So, sa mga nakaraan kasi, Colonel, may mga nag-testify din na talaga nagpapatunay na yung mga, kahit na yung mga Chinese drug lord ay ini-eliminate or ni-neutralize. No? Malamang dahil ito ay kakompetensya doon sa kasi kakompetensya doon sa trade ng drug. So, may nagsabi kasi si Arturo Las Cañas that Duterte is the lord of all drug lords in the southern Philippines. Naniniwala ba kayo dyan? Hindi, Your Honors, but I would like to tell you, Your Honors, na hindi naman sila magkasalungat, Your Honors. Ako isinali sa drugs
ni CPNP, yung mga CPNP na nag-follow kay Senator De La Rosa. Pero si President Digong, from his mouth, na-cleared ako. Hindi siya nag-confirm na ako kasali. In that moment, Your Honor, na tinanong siya ng media, na-cleared ako. Kaya sa akin naman, in fairness, Your Honor, no? Sorry. Parang pagbigyan din natin ng credit yung presidente na sa ginawa. But sa paligid niya, yun ang mga number one na naggawa na hindi alam ng presidente. Sorry talaga, Your Honor, kung yun lang ang sa pagtingin ko ba. Okay, so baka naman, medyo nahiya ka lang dito na sabihin. Pero siguro sa executive session ay titignan natin yan. Kasi talagang ang nakikita natin sa mga naiimbestigahan natin, isa lang talaga yung yung motive nitong war on drugs. So unang-una nga, nagkaroon talaga ng maraming patayan. So sinasabi mo rito, Colonel, sa area of jurisdiction mo, walang namatay o walang nabiktima? Ito, yung line sinasabi ninyo na walang nabiktima doon sa inyong sa inyong area of jurisdiction. Yes, Your Honor, sa Albuera, walang namatay sa illegal drugs operation. Ang namatay doon, Your Honors, yung mga security ni Kerwin sa illegal possession of firearms kasi fully armed sila. Wala ding nahuli na kuha na drugs. They are all fully armed, long firearms na mga security ni Kerwin for my 1 week in Albuera. Pero sa drug operation, Your Honors, none. Even in Bacolod, ni isa, Your Honors, na may patay sa possession of firearms or sa drugs na operation. So, sa area of jurisdiction nyo, that time walang namatay? Yes, Your Honor. Na mga biktima? Yes, Your Honor. Yung, okay, sigurado po kayo doon? Yes, Your Honor. Okay. Sinasabi nyo sa number 34 ng affidavit ninyo, you did your job faithfully at hindi kayo na-promote. I'm always in some derogatory list. So, mabigat yung sinabi nyo sa institution. PNP is the biggest crime group in this country. Paano nyo yung mapapatunayan? Mapatunayan ko, Your Honor, kasi ako ang biktima. Ako ang biktima. Bakit hindi ako magsabi? Ang kalaban ko, pulis lang. Samantala, Your Honor, kilala ko ang mga pulis. Ang dami pulis din na faction na magsasabi sa akin na job. Mag-resign ka, huwag kang magsyado, magkumpiyansa kasi kalaban mo pulis lang. Kitang-kita, Your Honors, na si Kerwin Espinosa hindi binigay sa akin. So, sa kanila yon si Kerwin Espinosa. Halatang-halata na ang leader ng Paruhinog Group, si Nuba Princess Paruhinog, at saka si Ardot Paruhinog, na leader ng bank robbery, highway robbery, may mga kaso sa Usamis, hindi ibinigay sa akin. Sana masulbad na yung problema, pero ang ginawa, hindi. Bakit, Your Honor? Yung nga, tinignan ko, sino ang kakampi ko? Anong gusto nila? Ma-eradicate talaga. Kaya ako, Your Honor, Sotilio, hindi ko gusto i-minimize ang drugs. Eradicate talaga. And it can make us a chief of police for the previous assignment, Gandara, 1 month, 2 months ako, Your Honor, Totilio, nag-declare ang non-government organization na illegal free. Illegal free, hindi lang drug free. Illegal logging, illegal fishing, sinali ko na yung mga bawsi. Sa San Miguel, Leyte ako, Your Honor, nag-chief of police ako for 6 months. For 3 months to 4 months, nag-declare ang San Miguel, Leyte, ng illegal free. Kung saan ako, Your Honor, illegal free. Bakit hindi magawa ng police hanggang ngayon mayroon ang drugs? So, ang ibig sabihin, to cut you short kasi maiksi na yung panahon, Colonel. So, ang ibig sabihin, sinasabi nyo na kayo-kayo yung nag-aaway doon sa drug trade, ang mga PNP. Tama ba? It may be, Your Honors. So, yung mga drug lords na hindi naman PNP ay protector nyo or ibig sabihin kasama dito sa mga syndicate ng mga
PNP officials na kasama po dito sa drug war? It may be, Your Honor. Okay. So siguro, Mr. Chair, yung mga pangalan, doon na lang sa executive session na lang natin. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Congresswoman Franz Castro. The next to interpellate is Congressman Richard Gomez. You're recognized. Our Vice Chair for of the Committee on Dangerous Drugs. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, my inquiry today will be based on the documents submitted by Lieutenant Colonel Jovius Pinedo. This was submitted to this committee. Now, if ever there are sensitive questions that would incriminate him, maybe I can ask when we get into executive session, Mr. Chair. Good afternoon, Lieutenant Colonel Espedido. Good afternoon, sir. Meron ho ba kayong copy ng affidavit na binigay niyo sa amin? Yes, Your Honors. Can you please take a look at the first page, number 4. Pakibasa niyo nga ho sa akin yung second sentence niyo on your assignment sa Albuera. Number 4. I was supposedly the only one capable of disbanding the Kerwin Espinosa drug groups operating from that area. Okay. And then sa number 5, Lieutenant Colonel Espinido, pakibasa nyo nga rin po yung first sentence nung number 5. Soon after, I received a formal order from Camp Crami assigning me as Chief of Police, COP of Albuera. Your Honors. Yung next sentence, in my 18 days, as Albuera COP, I was able to disband the group of Kerwin Espinosa, alias Kerwin's, Kerwin's father, Mayor Rolando Espinosa, then Mayor of Albuera, surrendered to me. Okay. Your Honors. Thank you. Lieutenant Colonel Espinido, alam niyo ho ba kung nasaan si Kerwin Espinosa ngayon? Nandiyan na sa Albuera, Your Honors. Alam niyo ho ba kung na-disband na yung grupo niya? Hindi, Your Honors. Hindi pa na-disband yung grupo niya? Sa ngayon, Your Honors. So, ang buong paniwala ninyo is nag-ooperate pa rin siya? Yes, Your Honors. Okay. Sa number 10, on page 2, pakibasa niyo nga, Colonel Espinido, yung number 10, first sentence. Mayor Espinosa had a list of police generals and other PNP officials who received money from their group as indicated in the ledger and in the copies of cleared checks that we were able to recover from their accountant. Your Honor. Thank you. Mr. Chair, because it will be very sensitive for us to, for Colonel Espinosa to divulge the names right now. Maybe during executive session, we can ask the question and Colonel Espinido can give us the details on this. Okay yan, Colonel Espinido? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Now, okay. I will go to page 3. Number 16. Colonel Espinido, pakibasa nyo nga ho yung second sentence ninyo. I believe Chief De La Rosa was involved in the dismissal of the cases that I built up against Kerwin Espinosa, including the burying of the cases that I was building against his police protectors or cuddlers who have been receiving money from him. Colonel, medyo mabigat din itong statement na ito. Bakit buong paniwala nyo na ito nga ho yung ginawa ni Chief De La Rosa at the time? Your Honors, Mrs. Chair, ang police, pag ikaw mapailan ng complaint sa RIAS, the RIAS will conduct an investigation, yes, recommending the penalty of that said police officer to the regional director. If the police involved make an appeal, it will go to NAB National. Then the CPNP will now decide if go or no go ang penalty na dismissal from the service sa mga na-involved na police. Sila lang ang may authority, yung RD at saka CPNP,
na mag-decide na, Your Honors, ito siya, i-dismiss to. Ito, hindi. May kasalanan ka o wala, Your Honors. Colonel Espinido, punta ho tayo sa page 6, dun sa affidavit ninyo. And please go to number 34. Pakibasa niyo lang po yung first sentence na sasalaysay ninyo. From my experience, I can say that the PNP is the biggest crime group in this country, Your Honors. Is that true? Yes, Your Honors. Mabigat, Colonel, itong salaysay na ito, ha? I will not ask you the names now, pero sa executive session na rin. Are you saying all of this because malapit na po kayo mag-retire sa serbisyo? Yes, Your Honors. And you seem to be so displeased. Hindi ho kayo naging masaya sa mga panghitabo ba? Sa mga pangyayari? Yes, Your Honors. What do you plan to do upon retirement? Ano ang gusto ninyong gawin for your community, sa simbahan ninyo, for your people? To continue, siguro, Your Honor, sa pag-evangelist. Tapos na ako sa trabaho as a public servant, then na yun naman ang sa Panginoon ko. Because in Matthew chapter 6, verse 33, it says that, Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all of these things shall be added unto you. Yun ang gawin ko, Your Honors, if God's will, mag-missionary lang. Colonel Espinido, do you honestly believe na hanggang ngayon malaki pa rin ang problema ng drugs natin sa probinsya natin sa Leyte? Sa Leyte ngayon, Your Honors, because Kerwin Espinosa is bumalik na. Yes. Bumalik na naman, Your Honors. Paano kasi magkaubanda sa atong probinsya? Ang atong speaker na asad sa atong probinsya. What do you think is the best thing that can be done para mabawasan ang problema ng drugs doon sa probinsya natin? Your Honors, ang police lang talaga ang mag-sulba sa tanan lahat ng problema. Walang kasali, hindi kasali ang mga elected officials. Only the police, because we have the power mandated by laws to implement the law without fear or favor. That is our mission, to maintain and prevent, to serve and protect. Yun lang sana, Your Honors, ang police. Isinasabuhay yung misyon at saka yung core values na pro-God, God-fearing, hindi tumatanggap ng pira. Matapos yung problema ng drugs, Your Honors, in Leyte. Thank you, Colonel Espinido. Thank you, sir. Mr. Chair, I end my inquiry in this committee. Hopefully, with what Colonel Espinido said, we're hoping that we can strengthen our police operations, that the national government will strengthen the police force in our province in Leyte through the help of the Philippine National Police and through the help of our speaker. Thank you so much, Mr. Chair. Thank you, Colonel Espinido.